Batiin po natin ang ating mga katabi. Happy Sunday! Kasi kahapon po ay nagbatian tayo ng Happy Sabat. Ay magbatian po tayo ng Happy Sunday. So sa umaga po ito, ito po yung mga nalabi sa nating mga kapatiran na hanggang ngayon sa huli-huli ang araw na ito ay narito po tayo para magpatuloy po sa ating spiritual retreat. Welcome sa mga taga-Bumabong, sa pangunan ni Brother Boy. Nandiyan po yung ating matisig na elder. Hindi nagbabago ng kasiglahan. Puri ng Diyos. Nandiyan si Doktora. Welcome po mga minamahal ko mga kapatid. Welcome ang Iglesia ng Kupang sa pangunan ni Brother Samson. Mga taga-Manila de Oro, narito pa rin. Ito talaga yung mga nalabi, no? Sa pangunguna ni Nanay Norma. Yan. Kagabi, nag-social night pa yan. Alagang yan po ay hinangaan po kasi yan ang kabataang nagpakita ng kasiglahan mula noon hanggang ngayon. Ano po, ay talagang masigasig pa rin. Welcome po ang mga kapatiran natin from Labasan sa pangunguna ni Sister Dore. Yan. Yan po ang ating treasurer ng Labasan at sa district. At sino pa yung mga iglesia na narito? Mararok. No? Si Brother Nene kasama ng kanyang buong pamilya. Welcome, Brother Nene. At San Isidro. Narito ba ang mga taga San Isidro? Okay. Ha? Taga San Isidro, narito ba? Okay, pinadala na yun ni Pastor. Sa klawla niya yan, kasi taga San Isidro po ito. Project 6, sa pangunguna ni Brother Nilo Royo, yan. Kasama po ang kanyang buong pamilya. Purihin po ang Panginoon. Kaya welcome po ang bawat isa sa atin at pinupuri po natin ang Panginoon. Napakaganda po sa umagang ito na narito pa tayo hanggang alas 12. Mag-i-enjoy po tayo sa buong araw na ito. Pero bakit ay unahin po natin ang salita ng Diyos. Ito yung pundasyon natin para tayo'y laging malakas sa pananampalataya sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Kasi ito po ang buhay ng isang Kristiyano, lalo higit sa pamilya. Ito po ang pangunahin na unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Pakinggan muna natin ang mga minsay ng awit ng kabataang Mararog. Para sa iglesyang nalabi, ano po, napapanahong pabalita, Pastor Freddy Matera ang magbibigay po sa atin ng mensahe. Pagkatapos ng mensahe niya, ay aawit po ang aking Mrs. Ano po, Sister Lizelle Estrada Paildog. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. Nawa po ay damhin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin.
Okay. Magandang umaga mga kapatid. At nandito po ngayon ay mga remnant. No, kayo ang mga nalabi. Parang doon sa panahon ng ano po, paglalakbay. Habang tumatagal ay ano po, paunti ng paunti. Anyway mga kapatid, malaki ang magagawa ng mga kapatid na nandito ngayon. Kahapon may okay rin po sila, pero mas lalong okay po yung ngayon. Makaka-influence po tayo sa mga sa ating mga kapatiran sa iglesia. Ngayon po ay napakaganda ng panahon. Yung ating pag-aaral gabi-gabi, araw-araw, parang pakiramdam ko ay araw-araw tayo nag-aaral kahit isang gabi lamang, isang araw lang. Napansin nyo? Yung ating pag-aaral, para tayong nag-aaral ng 7 gabi sa ating ginawa kahapon, ako po ay umaasa na ang distrito pong ito ay mayroong pagbabago, lalo na po sa ating pagsamba, sa ating mga pamilya, ayun hong ating worship, umaga at hapon, yun hong ating pananalangin, yung 7-7 natin, at saka yung atin pong schedule na tayo po'y may panahon na oras ng pakipag-usap sa Panginoon. Katulad po ni Daniel, ano po? Si Daniel, meron siyang panahon. 3 times a day siya po ay lumuluhod. No? Ay tayo po ngayon mga Kristiyano, ang tanging nating pag-asa upang tayo maging matatag ay yung pong tayo nakakonek sa ating Panginoon, at hindi lang basta inisip natin tayo'y nakilala natin ng Diyos, kundi yung koneksyon ay katulad doon yan ng kuryente. May kuryente, may ano po tayo, pero no current. Walang power. Pag yan po'y laging nahuhugot, kinakailangan lagi pong always na naka-on po yan. Dapat naka-on lagi tayo. So, ngayong umaga, gusto ko pong muling magpatuloy tayo sa pagtawag sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Minamahal at mahabagin po namin Diyos. Samantalang sumikat ang araw na kami ngayon ay naririto upang muling lumanghap ng sariwang hangin at ng mga mensahe na nagmumula sa inyo. Inihiling po namin ang pagpuspos ng Banal na Espiritu ay aming maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, yung pong title natin, ano nga po yung ating title? How our family steadfastly waiting for God. Ano po ang ating sabi nito ay paano? Sabi haba ang paano ang ating pamilya ay mananatiling naghihintay sa ating Panginoon. Gusto kong ulitin yung unang gabi. Ano, yung unang gabi hindi dumating yung ating speaker. Pero ito ay akin hong ni-revise. Ni-revise. Alam nyo, ito ang pinakang paraan para tayo po ay manatili. Kapag ito po ay nawala sa atin, hindi po tayo tatagal na Kristiyano at hindi po tayo makakapaghintay. No? Ito yung kailangan natin. Ang Holy Spirit. No? Ang Holy Spirit ay isa sa ano po? Bahagi ng kadiyosan ng ating Panginoon. Marami na ngayon ho ang nagdudoktrina na hindi na daw po Diyos ang Holy Spirit. Bahay na makakalungkot po yan. Yan po ang inutusan ng ating Ama at sinugo dito po sa lupa upang ano po, siya ay magbigay ng kapangyarihan, siya ay magbigay ng lakas sa atin upang tayo po yan ho tumagal, at siya ang tutulong sa atin upang tayo po yan ho makapaghintay at manatili sa ating Panginoon, at ang ating gawain ay to siya ang tutulong sa atin upang tayo po ay ano ho makapagpatuloy sa pangaral, makapagpatuloy na ano po matuto, makapagpatuloy na ano po magtagumpay. Saan po? Sa atin pong paglalakbay. Alam mo ninyo, sa ngayon, ang kaaway ay double time. Double time. Kung tayo po ay naglalakbay at malapit na, sabi doon ay paiiksiin palalo ng Panginoon, alang-alang sa ano po, mga hinirang ng Diyos. Marami sa panahon ngayon ang ano po, papapanghinain. Meron ho ang presidente, meron ho namang iba naman ho ay mga leader,
o ang iba ay mga iba-ibang antas ng paglilingkod na sa mataas na tungkulin ay nawawala pa sa iglesia. No? Nawawala pa sa iglesia. Pero mga kapatid, tatandaan po natin, tayo po'y mananatili kung nasa sa atin ang banal na Espiritu. No? Sabi dito, but he shall receive power after that the Holy Ghost, the Holy Spirit is come upon you and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So mga kapatid, ito pong paraang ito ay ano ho, paraan ng ating Panginoon upang tayo po ay manatili na ano po, na nakapaghihintay sa ating Panginoon. Sapagkat noon po ay itong mga talata pong ito, yung background, gaya po na sinabi ko nung isang gabi, na ito po ay ano ho, kinausap ng ating Panginoon. Nang sabi niya, nang alam ng mga alagad ay naririto ang Diyos at upang ipagtanggol, ang alin po, ang bayan ng Diyos at muling ibalik ang bansang Israel sa pagtatagumpay. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, ito ang ano po, ang kinakailangan natin gawin. Hindi ibinigay sa tao ang panahon at oras ng kanyang pagbabalik. Ngunit ang sabi niya, susuguin ko ang aking espiritu upang ano po, magkaroon tayo ng kapangyarihan na tayo po ay ano, sumaksi sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat, sangayon po sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. So, kahit anong gawin po natin, kung tayo po sa sarili lang natin, ay hindi po tayo tatagal. Hindi po tayo mananatili sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Pero kung nasa atin ang banal na Espiritu, ang sabi doon ay tayo'y magpapatuloy sa ating paglago at mamumunga po tayo. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin, ay wala po tayong magagawa. At gusto ko pong ulitin din ito, ang kailangan po natin ay ang kapangyarihan na siya ang ano po, magre-restore. Ito ang magbabago sa ating buhay at ang sabi doon ay magiging kagaya tayo ng ating Panginoon. Mula po doon sa paglalang na tayo po yan ho, binanal ng ating Panginoon o tayo banal, sakdal sa pagkalalang, nagkamali, nagkasala. Ngunit mga kapatid, tayo po yan ho, muling ibabalik ng Diyos sa kabanalan kung tayo po ay nasa sa Kanya, anuman ang meron tayo, anuman ang kahinaan natin, tayo po ay pwedeng mabago. At ang sabi doon, yung ating misyon, yung God's mission na binigay po sa atin, ay ano po, magagawa po natin. Maganda ho yung espiritong ikaw ay nag-aalap at gusto mong gawin ang pinagagawa ng ating Panginoon. O sabi dito, yan ho, humanity lays hold upon divine power. Christ dwells in the heart by faith, and through cooperation with the divine, the power of man becomes efficient for good. No? Ang atin pong puso ay atin hong bubuksan ngayong umaga. Ipapasya po natin na ang espiritu na nasa atin pong puso ay ang espiritu ng Panginoon. Gawin nating empty. Kaya tayong pamilya ngayon, no, mga kapatid, ay tayo ho naririto ngayon ay magkukumit tayo ng ating mga sarili. Ang commitment po natin ay hindi ho tayo mabubuhay lamang nang walang gagawin. Ang commitment natin, magtatalaga tayo para sa gawain. Maganda po ang balita ho dito sa inyong distrito. Imagine nyo ninyo, iniisip ko kahapon, yung pumunta dumating dito, imagine sa inyong pangaral, ilang buwan nyo kayo nangaral? Ilang buwan? 2 months, ay umabot ho ng 300 ang mga kaibigan na talaga natin. Isipin nyo ninyo, napakarami pa palang mga kaluluwa na dito sa bukid. Apa, bukid ho ito. Pero mga kapatid, napakadaming kaluluwa ang nagpasya para tanggapin ang Panginoon bilang kanilang personal tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, after po na tayo'y nakapangaral, anong ating gagawin?
Meron tayong tungkulin sa ating mga kapatid na magpalakas sa pananampalataya at sa bawat sa atin. At magpapatuloy pa rin po ang ating paglilingkod. At alam mo ninyo mga kapatid, sino ang gagawa niyan? Ang ating pamilya. Ang bawat pamilya ng Adventista dito po sa district po ng Bungabon. No? Mga kapatid, kailangan mapuspos tayo ng Banal na Espiritu upang mag-alap patuloy ang atin pong damdamin na maglingkod sa Kanya. No? Ngayon, gusto kong ulitin ho itong pananalangin. Kung paano ang Panginoon nananalangin. Tingnan po natin. Ang sabi po dito, prayer is a communication, a communion with God. It will develop our mental and moral faculties and the spiritual powers strengthen us. We cultivate thoughts upon spiritual things, mga kapatid. Ang pananalangin daw po ay ano ho? Ito ay ano ho? Pakikipag communion sa ating Panginoon. At ito ay makadidevelop sa atin pong kaisipan, no? At ito ay magbibigay ng lakas sa atin pong spiritual na buhay. Yung ating pananalangin. Ito yung isa iba pong salita. Ang panalangin po ay ito'y hininga. Ito ay lakas. Mga kapatid, ito naman yung panalangin libre. Hindi na ho tayo kinakailangan magpakahirap at magpapawis para ho ating tanggapin. Anytime, pwede ho natin gawin. Pero minsan nakakalimutan natin. Kaya ho, nagpapalaala ho ngayong umaga ang atin ng devotional. Ayan ho, mag-umpisa na ho tayong manalangin. More prayer, more power. Oh, mga kapatid, ang sabi dito, ang Panginoon po yan ho, maghapong naglakbay pagdating po ng gabi, sipin ho ninyo kayo'y pagod, tayo maraming gawain. Maaaring kayo nagtatrabaho sa bukid, kayo ho ay nag-uopisina, pagod na pagod kayo. Pero magagawa pa po kaya nating manalangin ng mahaba? Hindi naman yung manalangin ka sa public, eh maiksi lang yun. Pero yun nung kayo mag-isa, manalangin kayo ng napaka-iksi. Parang sinabi mong, sabi nila yung panalangin daw na wala naman no dito nga ako na. Meron ho ba dito mga kamangyan natin? Wala naman yung ating mga kamangyan dito, no? Oh, ay sabi ho nung kwento, ito'y kwento. Hindi ho ito hakahakang kwento. Ito'y kwento na tinuruan daw ho yung mangyan. Ginamit pa yung mangyan, ano? Ay sabi yung kwento eh. Ay nanalangin. Ang sabi daw huwag ikuan, ay naiinip yatang manalangin, hindi nga sanay ng panalangin, kulang sa kumpay, natuturuan. Ay naiinip nanalangin, medyo nantok siguro, sabi daw palihulin. O, ibig sabihin yung panalangin niya kagabi, ay yun din ang panalangin niya ngayon, kaya sabi niya palihulin. Mga kapatid, ay hindi po yun ang paraan ng pananalangin. Kailangan matutunan natin. Ang Panginoon po ay nanalangin kasama po ang mga alagad. At sabi doon ay, ito sa Desire Pages, later, Jesus stepping a little aside from them, the man of sorrows pours out his supplication with strong crying and tears. He prays for strength to endure the test in behalf of humanity. Desire Pages, page 422. Unang paragraph, mga kapatid. Ang sabi po doon, sila po ay ano, napakaraming kahilingan sa ating Panginoon ay magdamag po silang nanalangin. Ang Panginoon ay umabot hanggang madaling araw. Ang iniisip ko nga po, hindi tayo magsisipanalangin hanggang madaling araw. Ang tawag yan ay ano, meron tayong prayer marathon. Yan ang maganda, lalo na sa mga retreat. Ano ang ating tungkol sa pamilya? Prayer marathon. May sa susunod siguro, Pastor, maganda yan. Prayer marathon na sila po ay nanalangin. At ang panalangin ito, dito ho napaiyak ang Panginoon. Dalawa lang ang pag-iyak ng Panginoon, napaiyak siya, na mababasa natin. Ano po yung unang napaiyak? Panahon po niya, ano po? Kay Lazaro. At yun nung sila ay nananalangin kasama ang mga alagad. Bakit ang Panginoon ay napaiyak? Sapagkat nakita ng Diyos na ang mga alagad ay hindi tumagal sa pananalangin. Sila po ay nangakatulog. Sapagkat alam ng Diyos na ang anak ng Diyos o ang mga hambayan ng Diyos o ang mga alagad ay darating sa ano po? Malaking kapagapagan at mga pagsubok na hindi nila kakayanin ito sa sarili lamang nila. Hindi sila makatatagal sa mga pagsubok at pag-uusik o persecution darating sa lupang ito.
maliban sa kanila pong pagdepende sa ating Panginoon at pagtatalaga. Kapag tayo po'y nakakommit sa ating Panginoon, mga kapatid, ako po'y naniniwala na hanggang sa pagparito ng Panginoon, masusumpungan ang ating pamilya. Kumusta po yung pananalangin ng ating pamilya, mga kapatid? Gano'n po tayo tumatagal sa pananalangin? Ilang panahon po ang ginugugol natin sa pananalangin? Nakakalungkot nga lang, mga kapatid, pagdating ng gabi. Kahit po pagod na pagod tayo, ang tagal manood ng TV. Pero pag mananalangin ho, tihigab na ho'y nakakatulog na. Mga kapatid, ang kailangan po natin, magkaroon tayo ng pag-aalap, pagniningas ng Espiritu. Ngayon, mga kapatid, paano mangyayari yon? At mga kapatid, ang sabi dito, kung si Jesus ay matinding manalangin, samantalang siya ay Panginoon, mga kapatid, how much more ang mga anak ng Diyos? Kung ang Panginoong Jesus ay gayon na lamang manalangin samantalang siya ay sinugo ng Ama, mas lalo pa po tayong manalangin, kaya ang Panginoon ay napaluha. Mga kapatid, mula po ngayon ang akin pong pakiusap bilang inyong kapatid at kasama sa tumatawag at mananampalataya sa Panginoon. Mula po ngayon, mga kapatid, ay italaga natin ang ating sarili sa pananalangin. Gugulin natin ang ating panahon sa pananalangin. Alam mo niyo, mga kapatid, ang pananalangin, hindi ibig sabihin, kinakailangan ikaw ay ano po, kinakailangan papasok ka pa sa kwarto at doon ka pumanay. Paano kinaglalakbay? Hindi na po, ang kailangan to moment by moment nananalangin ka. At hindi po yung nananalangin kay ano po, ay lagi kang nakapikit pa. Pwede kang manalangin din ay kinaglalakad ng natakbo. Okay. Ano po, ang isip mo na sa Panginoon, ang tawag doon, nagmi-meditate ka. Ang meditation, dalawang klase, yung isa po ano, nananalangin kang time na ikaw po yung nakapikit, meron na may kinanalangin at nakatitig ka, ikaw nananalangin din, nagmi-meditate ka at iniisip mo kung gaano kabuti ang Panginoon at sasabihin mo, praise the Lord, napakabuti ng ating Panginoon. Ano ang aking Lord kung iyong luluubin na ako'y bibigyan mo pa ng lakas, bibigyan mo pa ako ng buhay at ako'y lubos mong pagagalingin sa aking nararamdaman ngayon. Pero magsisikap ka magpagal na katawan. Ay ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pinupuri kita sa aking buhay. Abay, panalangin din po yun. Yung awit niya ho, panalangin din. Mga kapatid, ang awit ay katulad din ng panalangin. Pero iba naman ho yung ano ho, tinatawag natin talagang ikaw ay lumuluhod, nananalangin, at ikaw ay ano, nakapikit. No? Okay, tingnan po natin dito. Ang bawat saglit ng ating buhay, yun ang pananalangin. Ay kung ikinakapikit, eh wala ka nang gagawin. Mabubunggo ka. So, ang pananalangin, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin nakapikit ka lamang. Habang naglalakbay, minumuni-muni mo ang pangalan ng Panginoon. Part of prayer din po yun. Okay? Yan. Ang sabi ko doon, Satan is watching and waiting find our mistake moment. Yan po ang gawain ni Satan. Kaya po tayo moment by moment. Gumaari lagi tayong nakapanalangin sa Panginoon. No? Si Satan po ngayon, mga kapatid, ay double time. Moment by moment, he is working like a roaring lion. Mga kapatid, ito po pala ang gawain ni Satan. Huwag nating sabihin pag Sabado lang ho tayo banal. Dapat lahat ng panahon tayo po'y nagiging ano po, tayo dapat ay nagpapakabanal sa tulong ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Sa tulong ng banal na Espiritu. Okay? Without the power of the Holy Spirit, lahat ng ating paglilingkod, ano po, no excellent in His service. Ang pangalawa, mga kapatid, yun pong kanyang salita. Pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko pag Sabado, kung kayo po ay may computer at kayo may cellphone, ito mga anak, nandito mga bata, yung ating mga magulang, bantayan nyo ito. Tingnan ninyo ang kamay ng inyong mga anak ngayon. Maliliit pa ngayon, ay busy-busy sila sa pagpipindot.
Minsan ho, anak ninyo, tingnan ninyo sa inyong mga kwarto, kung Biblia ang binabasa nila. Kung maaari lahat ng anak natin, i-provide natin ng tigigisang Biblia, ang anak po namin ay tigigisa. Napakaraming Biblia. Tigigisa, may pang-elementary, meron ng pang-pathfinder. Kung meron nung nakita ko yan, bilhin agad ninyo. May Tagalog, may English. Kung maaari, i-provide natin kung meron tayong gamit sa bahay, ang pinakamarami dapat na libro ay Biblia. Amen, mga kapatid? Gusto ko po na sa ating pagtatalaga ng ating pamilya ngayon, investure, ano po, means, sa salita ng Diyos. Mga kapatid, baka ho ang Biblia niyo iisa. Baka iisa hong Biblia, ay paano kung dalhin ho yun, wala hong mababasa inyong mga anak. Mga kapatid, ay magbabasa kayo sa gabi, ay kaya naman hindi nagbabasa, wala hong Biblia yung bata. Aantayin pa, ay ditulog na, mga kapatid. Mula po ngayon, pag kayo ay walang Biblia, pag kumita kayo at sumwildo, ang una ho niyong bibilhin, mga kapatid, Biblia. Amen, mga kapatid? May Biblia. So, tingnan po ninyo ito. Ito ho'y ako'y napadaan. Napadaan ako, mga kapatid, sa isang opisina. Tingnan ninyo, mga batay walang pasok. Nung araw ho, ang mga batay nagdo-drawing, nagkukulay kung anong ginagawa pag walang pasok at nagbabasa kung anong ginagawa nila ng Bible story. Pero ngayon, mga kapatid, ito ang gawain ni Satan. Nilangin ang mga kabataan, gagamitin ang ano po, ang mga technologies ngayon. Kasi high-tech din eh. Itong high-tech, katulad nung naman itong lecture tat sa ating kahapon, gagamitin din ng Panginoon ang mga technologies, lalago ang kaalaman. Ano ho? Pero mga kapatid, sasabayan po ni Satan yan. Sasabayan po yan. Lahat ng paraang mabubuti ng ating Panginoon, gagawin din naman niya ang kanyang magagawa upang nilangin ang bayan ng Diyos. Maging sa pangangaral po natin ngayon, maging sa katotohanan ngayon, kung ginagamit ang writings ni Ellen G. White, gagamitin din po ng kaawayan. Kung ang Biblia ay gagamitin din po niyan. Yan po ang gagawin niya para tayo po nilangin. Pero ang technologies gagamitin ng Panginoon, pero gagamitin din po ni Satan yan. Tama mga kapatid? Ay meron din mo ng Biblia di yan ah. May spirit of prophecy po dyan, kumpleto yan. Ng spirit of prophecy. Kung kumunta po kayo dito, lahat ng tanong tungkol sa kadiusan ng Diyos, makikita niyo sa internet. Inilagay na po yan sa ano po, Ellen G. White States. Lahat ng tanong, makikita mo doon. Tungkol sa pagka-Diyos, ng Holy Spirit, idadial mo doon. Tingnan mo niyo sa ano po, ellengwhite.com. Titingnan po natin doon. No? Pagtingin mo doon, makikita mo lalabas na doon. Yun yung sa mga reform, ng mga tanong, nandun ulat ang sagot. Nandito na sa technologies natin ngayon. Hindi kayo mahihirapan. Hindi ko nga lang nailista rito kung paano mo hahanapin ito. Maganda doon sa communication. Pag dial mo dito, lahat ng tanong, nandun ang sagot. Kaya nga sabi ko, wala yung aking kwan eh. Paglabas doon, lahat, wala ka nang tatabi. At mismo doon, sasabihin nila, ang Holy Spirit ay nasagot. Ay kami nagpunta ng bag seminar namin. Ito pala, nandito pala. Paano gagamitin din naman ng dipil? Nandito rin po yan. So mga kapatid, ito ay isang paraan ni Satan ngayon. Pero mga kapatid, maging sa mga bookstore, napakadami hong mga libro, maliligaw kayo pag kayo nagkamali ng babasahin. Sa eskwilahan, at alam niyo ang gawain ngayon ng Satan din. Sa halip na kayo may panahon din sa ano? Sa pagbabasa ng Biblia. Kasi may tanong sa estudyante, tingnan ninyo ito. Meron tayo para sa mga bata ngayon tinatawag nating Bible story. Diba? Meron ho ba kayong Bible story? Mas mahal pa ho ang TV kaysa rito. Ay, pero mga kapatid, nabibili natin ng TV, pero yung Bible story, pabilihin mo. Ayaw nilang bumili. Ako, pagka kayo bumili sa akin ng Bible story, ang Adventista, discounted. Kumaari nga lamang, yung hanggang sa pinakamaliit na halaga, yun ang ibibigay natin sa Adventista. Para lang magkaroon. Sapagkat ito ang paraan para palakasin natin ang ating sambahayan. Mga kapatid, no?
Ito po nakai ito po yung atin hong sabi dito sa Matthew chapter 13 verse 44. Anong sabi diyan? Ang kariyan ng langit ay katulad ng kayamanang nababaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Mga kapatid, naputol. Ibig sabihin, ang kaharian ng langit, ang tinutukoy dito ay ano po? Yung salita ng ating Panginoon. Na ito'y isang katulad ng kayamanan o ang salita ng Diyos. Nung ito ay masumpungan, ito isang parabola. Na nung ito'y makita niya, ipininta niya ang kanyang ari-arian para bilhin ang bukid niyon sapagkat may nakita siyang kayamanan. Ganon ang kanyang pagpapahalaga sa kayamanan na natatago. Ay pero sabi diyan, ang kayamanan, ang kaharian ng langit ay katulad ng ano po? Ng isang kayamanang nababaon sa isang bukid. Kaya mga kapatid, ganon ang dapat nating maging pananaw, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Handa nating isacrifice ang lahat para sa salita ng Diyos. Handa nating ibinta ang lahat para sa salita ng Diyos. Oh, yan sabi ng Panginoon, oh, ipangaral niyo ebanghelyo. Handa kang magsakripisyo para sa gawain. Aba, alam niyo mga kapatid, sa panahon po ni Ellen G. White, para lamang maimprinta ang maraming mga aklat, ano yung ginawa ho nila? Ibininta nila ang kanilang, yun ang kanilang mga, yung sa kasal nila, bininta nila yon, yun ang cottage, bininta nila yon. Sila po ay nagtiis na ano po, ang pagkain nila noon ay ano ho? Yung turnips, yung ano, patatas. Oh, para sila nagtiis, makaraw sila at para lang ho, ano, sa gawain. Maiprinta ang salita ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, yan ang pagpapahalaga. Ay kumusta po ang ating pagpapahalaga? Minsan ho, pag tayo nilapitan ng mga literature evangelist, tayo ay natin bumili. Pero pag nilapitan tayo ng mga ahinti ng mga, tawag dito, ahinti ng mga kung ano-ano mga appliances at kung ano-ano, ang bilis natin bumili. Tama? Mga kapatid, ay itong pagpapahalaga, tingnan po natin. Alam mo ninyo, meron hong isang elder, isang layman, nagsermon sa Kabuyaw. Ang sabi niya, meron ikaan niya tayong ginto na mahuhukay. Ba? Tatlo. Ang isa ika ay lampus tao, yung isa ika ay dalawang lampus tao, yung isa ika ay hanggang bayawang lamang, alalim. Aba, sabi ko hanggang bayawang. Pero ang problema ika, ang kailangan natin pinasyal para ito yukayin. Pero mga kapatid, sabi ko, bakit kailangan na pinasyal na para hukayin mo? Ay, hukayin muna natin yung hanggang bayawang. Tama? Merong hanggang bayawang eh. Ay, yun ang ating hukayin. Kaya mga kapatid, sabi ko, yung noon hong Sabado na ng hapon, niligo ko ang lahat ng mga elders. Sabi ko, yuhukayin natin ng ginto. Ba, sabi niya, aba, ang dami pong sumama. Isang bagong sasakyan ng aming sinakay kami na sa Kabuyaw. Ah, ngayon mga kapatid, sabi ko, huhukayin natin. Pastor, kailangan ng pinansyal. Sabi nung lima. Sabi ko, no, hukayin natin ng yung hanggang bayawang. Kaya lang ikaw, pastor, kaya hindi hinuhukay. Pag hinuhukay yung may namamalo, may nabubuntal daw sa puwit. Sabi ko, hindi makakapambuntal sa puwit natin yan. Mananalangin tayo. Paliikutan natin yung lugar nung hukayin natin hanggang bayawang. Mga kapatid, ang dami hong nagsamahan. Pagdating ho namin doon, pinuntahan namin yung elder. No? Pinuntahan namin. At pagpunta ho namin doon, aba mga kapatid, sabi niyo ko na meron ikang nakakaalam din ito. Tinawagan si ganito, tinawagan si ganito, pati ikaw si pastor ganito, isasama natin. Eh, kahit wala siya, alam niya ito. Naku, maya-maya mga kapatid, ay medyo gabi na ho eh. Gabi na kami dumating, siguro mga alas 6 ng gabi. At pagkatapos hanggang madaling araw kami naguhukay, mga kapatid, hindi nagtatagal ay padami ng padami ang tao. Ganong katindi ang pagnanais, mga kapatid, doon sa ginto. Padami ng padami ang tao ay wala hong ilaw. Gupat eh. Ay, alam nyo, mga kapatid, may mga dalang aladin, mga kapatid. Sabi ko, nakaw, baka tayo mapatay dito. Pag itinahukay, sana kayo ito yung matapos ng isip ko, hindi na akong maghukay ng ginto. Dahil pagka kami naghukay, baka kami mapapukpukin ho doon, mga kapatid.
So, ang nangyari ay nung hinuhukay na po, mga kapatid, pinanalangin namin. Sabi ko, panalangin hanggang bayawang eh. Kaya ko hanggang lang pusta ulaang. Ay pagka hindi nahukay, talagang wala. Yun ang dalangin eh. Hanggang dito lang, eh, lumampas na, edi wala. Mga kapatid, ay ilang pusta una. Tuloy pa rin hong hukay. At ang makapagtataka, meron hong matanda doon. Meron matanda. Yun hong matanda, abay, ganyan ang tayo. Ay, talagang siya'y lulusong din sa ilat. Kahit tatay, huwag na ho kayong lumusong. Huwag na ho kayong sumali. At kahit ho naman kayo hindi ho lumusong dyan, ay kayo'y kabahagi din. Ay isipin nun ninyo, hindi pumayag ang matanda, ay pumunta rin ho doon at naghawak ng pala. Nanigurado na siya'y makakabahagi po ng ano, ng ginto. Mga kapatid, isipin nun ninyo. Ganyan mga kapatid. Kapag ang tayo nag-aalap, ang sabi, ang kayamanan, ang salita ng Diyos, ang isang katulad ng kayamanan na natatago saan po? Isang kayamanan na kabaon, mga kapatid. Ang pagnanais, sana natin, mga kapatid, kahit may edad na tayo. Ay tayo po yan, ho, nakadidikit bilang pamilya, tayo sama-sama, na kahit may edad na ako'y baba, makikibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Hindi po pa lahat lang. Basta ang ating pagnanais, ay ano po, makibahagi sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Okay. Yan. Kaya sabi mga kapatid, ang sabi niya, Satan's work on human minds, leading them to think that there is wonderful knowledge to be gained apart from God. By deceptive reasoning, he led Adam and Eve to doubt God's word and to supply its place with theory that lead to disobedience. And his sophistry is doing today what it did in Eden. Mga kapatid, gagawa rin si Satan ng paraan para tayo po'y iligaw sa mga theory, mga kapatid, sa mga iba-ibang mga babasahin, mga kapatid, at para tayo mag-doubt sa salita ng ating Panginoon. Sabi dito sa mga estudyante, ang mga estudyante natin, sabi doon, a student may go through all the grades of the school and college of today. He may devote all his powers to acquiring knowledge, but unless he has a knowledge of God, unless he obeys the laws that govern his being, he will destroy himself. Mga minamahal na mga kapatid, marami ngayon na ang kanilang pagsasaliksik ay puro sa pag-aaral sa school. Engineering o anumang mga pinag-aaralan, nalalalim ang kanilang kalaman, pero nakakaligtaan po nila ang napakalagang mga bagay. Kung ganito ang ating pamumuhay, ito rin ay makabibigay ng pagwasak sa atin at hindi tayo makatatanan sa pagdating ng ating Panginoon. Totoo ba ito, mga kapatid? Na yung ating mga anak ay puro sa school na lamang ang binabasa, hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos? Totoo, mga kapatid, ang napapansin natin. Kaya nga po ang sabi ko sa inyo, tayo po ayan ho, bigyan natin ng Biblia ang ating mga anak. Bigyan natin ang babasahin ng Espiritu Prophecy ang ating mga anak. Sapagkat darating po ang panahon, kung maaari diyan tayong lumuha, mga kapatid, yung mga anak natin at kasama natin sa bahay, hindi na po sila nagbabasa ng Biblia. Binabasa na lang nila puro yung pag-aaral sa school. Ang matatanda na lamang nagbabasa, mga kapatid, hindi po yan. Ang pamilya ay dapat anho, pamilyang nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos, ito po yan ho, ang sabi nito, the word is both the most powerful and the most neglected spiritual discipline. Mga kapatid, ito din po ay most powerful at most neglected. Nani-neglect ng marami. Ngunit ngayong araw na ito, mga kapatid, huli na atin pong paghihiwalay sa retreat na ito, ang aking panalangin sa Panginoon at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pag-uwi po natin ang ating mga anak, ang una natin iisipin ang salita ng Diyos. Turuan natin sila. Mag-umpisa tayo sa devotional, mga kapatid. Hanggang sa atin pong sabihin, anak, ang iririgalo po natin ngayong December, ito, isang hamon ito, kung meron ko sa yung ibang iririgalo, ang regalo natin, hindi nung pag-December lamang, kahit anong araw, ay ano po?
Biblia. Bible. Amen, mga kapatid. Ang sabi po diyan, seek it like silver and search. It asks for hidden treasures. Sabi niya, you will understand the fear of God and find the knowledge of God. Mauunawaan niya at matututo siyang sumunod sa ating Panginoon at masusumpungan niya ang alin po ang kalunungan sa ating Panginoon. Ito ang ating paghandaan upang tayo tumagal. Ang sabi dito, ano po? More to be desired are they God gold, even much fine gold, sweeter also than honey, mga kapatid. Ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ay, mahalaga pa sa ginto, mahalaga pa sa honey. Ganun po ba ang pagpapahalaga natin, mga kapatid? O doon tayo sa neglected natin, Holy Bible, mga kapatid, ito ang panahon. Kaya po tayo mayroong retreat na ito. Upang ang ambay ng Diyos o ang pamilya ng ating Panginoon ay ano po? Makapag-ministry. Ano ka makapag-ministry kung kulang ka? Kulang ka ng lakas, kulang ka ng kaalaman. Okay? Ang sabi, the Bible is God's great lesson book. His great educator. The foundation of all true science is contained in the Bible. Every branch of the knowledge may be found by searching the Word of God. Above all else, it contains the science of all science, the science of salvation. No? The Bible is the mind of the unsearchable riches of Christ. So mga kapatid, panahon na ito na revival and reformation. Ang revival and reformation ay reading, ano po? The books and spirit of prophecy. No? Yan. Let none think that there is no more knowledge for them to gain. The depth of human intellect may be measured. The works of human authors may be mastered. But the highest, deepest, broadest flight of the imagination cannot find out God. There is infinitely beyond all that we can comprehend. Ang salita ng Diyos, hindi mo basta ito masusukat without His power. No? Ang sabi po dito, ngunit ang mga author, yung mga galing ko saan, ito po yung namamasip, ito yung nakukuha, mga kapatid. Ngunit ang salita ng Diyos, kailangan natin ng maraming panahon upang ating maunawaan. Kailangan natin ng maraming panalangin upang ating pong lubos na maunawaan, mga kapatid. Okay? At tayo ay magiging matagumpay na pamilya. Ito yung huli. Magiging matagumpay tayong pamilya kapag tayo'y palabasa ng salita ng Diyos. Kaya ho tayo laging bigo. Ay kulang tayo ng pagbabasa. Alam po ba niyo ang Biblia? Kompleto na. Kung gusto mong maging mayaman, nandito. Sa lahat ng bagay. Kung gusto mong maging magtagumpay ka sa iyong pag-aasawa, sa mga kabataan, may dalaga pa ba dito? At may kabinata? Marami pa. Kung gusto niyo maging matagumpay, naririto. Kung gusto niyo makasumpong ng tamang mabait na magiging kapartner niyo, nasa Biblia. Kung gusto niyo mamuhay ng tama, narito. Kumpleto na po ito, mga kapatid. No? Ang sabi dito, while you make the scripture more study and become more familiar with, you will be better fortified against the temptations of the devil. When inclined to speak or act wrong, some scripture will come to arrest you and turn you right. It is not natural for the heart to love the Bible, but when it renewed by grace, the mind will feast upon the rich truths and promises contained in the Word of God. Mga kapatid, nandito na. Tayo po'y magiging magpanagumpay. Ngunit sabi doon, hindi tayo pinanganak na ano po, tayo'y palabasa. Kundi tayo, mga kapatid, ay ano ho, ito ay atin pong gagawin sa tulong ng Panginoon at tayo po'y mababago at tayo magiging mapanagumpay. Bakit tayo magiging mapanagumpay? Dahil alam natin ang mabuti at masama. Ano po ang sabi diyan? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Yung pong turo, mapapakinabangan natin ito sa tamang turo. Maililigaw ho kayo pagka kayo ho ay hindi nyo kayo palabasa. No? For reproof. O yan. For correction. Yung tama. Yung tamang paniniwala, ang tamang doktrina, ang tamang turo, kapag hindi tayo palabasa, madali kayong malilin lang, mga kapatid. No?
Pero ito, hindi tayo malilinlang, magiging marunong tayo, magiging mahusay tayo sa paggawa ng mabuti at paggawa at pagkaalam ng tama. Instruction and righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all God's good work, mga kapatid. So ito, tingnan po ninyo, ito ang ginamit ng ating Panginoon. Nung siya po ay tinutukso, ang ginamit ng ating Panginoon, ayan po, ang Biblia. At alam po ba ninyo kung kailan siya tinutukso? Nung siya po ay, ano po, 40 days na hindi po kumakain. Alam nyo mga kapatid, ang panahon ng pagtukso ay yung ating meron tayong malaking pangailangan. Maaaring may pangailangan tayo sa trabaho. Pwede tayong tuksohin. Tayo na may matutukso kapag hindi po tayo palabasan ng Biblia. Maaaring tayo po mga kapatid ay meron mga iba-ibang mga activities o iba-ibang mga nakikita natin sa sanlibutan. Maaaring tayo matukso kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Sa panahon na meron po tayong needs sa ating sarili, sa panahon na tayo po'y nanghihina, mga kapatid. Ano ba yung nanghihina? Nanlulupay-pay. Ay siyempre pagka ikaw nagugutom. At pag ikaw ay walang laman, di ba nanghihina ka, 40 days ka kaya hindi kumain. Hindi ako maghapon eh, misa hindi tayo, ano, gutom na gutom ko na. Pero mga kapatid, ang diablo diyang gagawa. Pero, ano ang sabi ng ating Panginoon? It is written. Sapagkat nasusulat. Anong ginamit ng ating Panginoon? Ang ginamit po niya ay ano po? Ang sabi, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So ito ang kasagutan. Upang tayo mga kapatid ay tumagal sa mga pagsubok, manatiling naghihintay sa ating Panginoon, kinakailangan po natin na basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Amen mga kapatid. So mula po ngayon, tayo po'y magtatalaga. Ang ating pamilya ay mananatiling tapat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pananalangin at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mag-i-schedule na po tayo ngayon na pagdating ng hapon, paghising sa umaga, ang hawak po ay anho, Biblia. She keepers the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mga kapatid, meron po bang handang magtalaga ngayon na siya po ay mananatiling magtatapat, siya po ay araw-araw, gabi-gabi, ay ano po, magiging sapat ang kanyang pagtawag at paglapit sa ating Panginoon at ibibigay ang kanyang sarili sa Panginoon at kanya pong hahanapin ang Diyos sa tuwi-tuwi na at magiging ano po, ugali na natin na tayo po'y mapanalanginin at mapalagbasa ng banal na kasulatan at dahil sa ating pagbabasa, tayo po ay madidevelop ang ating pong moral, ang ating pong espiritual at tayo po mga kapatid, bilang pamilya ng ating Panginoon, magiging epektibo po lamang tayo na maglilingkod sa Panginoon hanggang sa kahuli-hulihang panahon kapag ito ang ating naging buhay. Meron po bang nagtatalaga ngayong umaga mga kapatid sa pamamagitan ng ating pagtayo? Okay, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Minamahal at mahabagin po namin Diyos. Ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami sa biyayang aming tinanggap o pagkain o tinapay ng buhay. Tinapay ng kalakasan na kung saan, Panginoon, kami po ay gagaya at susunod sa aming Diyos. Na kanya pong pinanghawakang matibay ang salita ng Diyos nung siya po'y naparito sa lupa at nabuhay na katulad namin. Aming idinadalangin na maging ugali po namin na kami ay magbasa ng salita ng Diyos. Maging ugali namin mula ngayon at magpakailanman kasama ang aming buong sambahayan ay gagawin namin sama-samang mananalangin sa iyo, sama-samang magbabasa ng salita ng Diyos at magiging batas sa bawat tahanan namin na kami ay magiging mapagmahal. Kami ay magiging mapagmahal sa iyong mga salita. At di namin kalilimutan kailanman ang basahin ng iyong salita sa tuwi-tuwi na. At sa bawat minuto ng aming buhay, segundo, lagi kaming tatawag sa iyo. Sa anumang mga pagsubok, ikaw ang aming lalapitan. Sa lahat ng uri ng mga hamon sa buhay, sa aming mga pangailangan, ikaw ang aming lalapitan. Sa mga problema, ikaw ang aming lalapitan. At dahil sa mga bagay na ito, kami ay iyong pagpapalain sa lahat ng aming kailangan.
Kami ay makakaranas ng tagumpay. Kami ay makatatagal habang naghihintay sa iyo, sapagkat kayo ay sumasa amin at sa pagdating ng tamang panahon, ang iyong bayan ay masusumpungan na sama-samang sasalubong, sama-samang maninirahan sa langit na bayan. Mula ngayon at magpakailanman, ang aming buhay ay binibigay namin sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito ay aming itinatalaga sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa
mga minamahal ko, mga kapatid, para po sa ating commitment na ginawa, Pastor, ay magsama-sama ulit po tayo para sa panalangin. Tayo po ay mag-circle para sa ating pong panalangin. At sa umaga pong ito ay magawa kamay po tayo. Pasalamatan po natin ang paglilingkod sa atin ni Pastor. Galing po siya ng Central Luzon Conference, ang isa po nating director ng publishing sa Central Luzon Conference, at si Sir Wilfred Basamba. Maraming salamat po sa mga kapatid na narito na nagtalaga. Kaya ang dalangin po natin sa sunod po nating family retreat ay magkakaroon po next year. Kaya kung si Pastor ay lulupin ng Diyos, babalik ito. Ano po? At purihin ng Diyos, at ito po ay natuloy sangayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya sa oras na ito ay masalamatan po natin ang Panginoon. At narito rin po ang ating mga elder, si Brother Danny, purihin ng Diyos, narito ang pastuhan, at lahat ng ating mga kapatiran na hindi po nakarating ay sa sunod ay ating pong ipanalangin na sa ganito pong pagtitipon ay napakalaga po nito, sapagkat ito po ay spiritual. Ang pinag-uusapan po ay spiritual. Kaya sa ating pong pag-iwalay, bagaman meron pa tayong gagawing swimming, bonding, o family bonding, ay itatalaga uli po tayo sa panalangin ni Pastor. Mga kapatid, manatili po tayo magkakapit kamay. O Diyos, kayo ang Diyos ng kaitaasan, kayo ang may-ari ng aming buhay. Kakaunti na lamang po ang panahong nalalabi na kami ay naghihintay sa iyong malapit ng pagbabalik. Nais po namin magpasalamat na nagkaroon ng ganitong pagtitipon ang distrito. Nais naming purihin kayo, Panginoon, dahil sa iyo ay amin pong nalasap. Iyong na-comfort ang amin pong mga pag-iisip, ang amin pong buhay. Nagkaroon kami ng lubos na pag-asa na dahil sa iyo, Panginoon, kami ay magtatagal at mananatiling tapat sa iyo at magagamit sa iyong gawain habang naghihintay sa iyong pagbabalik. Panginoon, narito ang mga lalaki at babae, ang mga kabataan at ang mga magulang. Na sa kabila ng amin pong mga kanyang kahinaan ng aming mga sambahayan, ay iyo pong patuloy na nilikom ang iyong mga anak upang kami ay magkaroon ng spiritual retreat. Nang dahilan kami, Panginoon, ay lalong magiging malapit sa inyo upang lalong maging epektibo na gumawa ang iyong bayan sa iyong gawain, ang bawat iglesia, ang bawat leaders ng iglesia sa pangunan ng amin pong district pastor. Minamahal po namin, Diyos. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay. Patuloy po ninyong linisin ang amin pong mga sarili. Kami po ay may kanya-kanyang mga kahinaan. May kanya-kanya kaming mga pagkakamali sa inyo sa nakalipas. Ngunit ngayong araw na ito, Panginoon, mula po po kahapon, ay amin pong pinagkakaloob sa inyo ang aming buhay na kami, Panginoon, ay iyong gawing karapat-dapat. Kami ay maging patuloy na banal sa iyo magpakailan-kailanman. At amin pong inihiling na patuloy kaming manatili sa pakipag-usap sa iyo, pag-aaral ng iyong mga salita, at kami ay maging bahagi ng iyong pagtatapos ng gawain. At mula ngayon, ang mga lahat ng naririto ay magiging mabuting ilawan sa tahanan, magiging ilawan sa iglesia, magiging ilawan sa community, at kami ay magiging bahagi ng kanila pong pagkakilala sa inyo. Idinadalangin po namin
na inyo pong pagpalain ang bawat sambahayan. Pagpalain po niyo sila sa kanilang pangailangan. Pagpalain niyo sila sa kanila pong kalusugan. At pagpalain din po niyo sila, O Diyos, sa kanila pong pananampalataya. At ang bahaging ito ng aming paglilingkod, kami po ay sumasampalataya na ang katatagan ng iyong itinayong iglesia at tahanan ay mananatiling tapat hanggang sa kayo ay dumating. O Diyos, inyo pong basbasan at ipatong ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Inyo po kami, Panginoong, buhusan ng iyong banal na espiritu at kami nagkukumit sa iyo at ipinagkakaloob sa iyo ang aming buhay. At mula ngayon, Panginoon, tanggapin po ninyo kami bilang makasalanan. At kami, Panginoon, ay mamumuhay na asa lamang sa iyo. At ang pamumuhay na ito ay ang buhay ng aming Panginoong Hesus ay mananatili sa amin magpakailan-kailan pa man. Inyo po kaming basbasan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen. Okay, so thank you po, Brother Sam, sa kunting response. Pasasalamat. Thank you po sa mga elders natin at PCC officers ng district at DAC. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa unang-una sa Panginoon, pangalawa sa misis ko na sumuporta po sa akin para ma-organize po ang retreat na ito. Okay, yun na sa lahat. Tayo nagpapasalamat sa ating mga panauhin sa umagang ito at sa nakalipas na mga araw na inyong pananatili sa dakong ito sa distrito ng Bungabon. Maraming salamat at patuloy nawa ng ang aming napakinggan sa dakong ito ay patuloy maging inspirasyon ng bawat isa sa amin, ng bawat pamilya na kinakatawanan ng bawat isa sa amin. Sa buong distrito ng Bungabon, nawa sa mga susunod na pagkakataon, tayong lahat ay sama-sama muli sa ating gagawing retreat, ng family retreat natin sa mga susunod na pagkakataon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at mabuhay tayo na mayroong kabanalan sa Kanya. Magandang maga sa atin lahat. Actually, noong Friday ng gabi ako ay naghanda talaga. Inayos ko yung akin dadalhin. Nag-ano ako sa isang malaking bag. Pero noong gabi, hindi ako nakatulog. Kasi sabi ko, wala nung folding bed. Hindi na nga ako makaluhod. Ay, nakalupasay. Ay, paano ka ako makakatayo? Alam ka naman sabihin ko, oy, halika kayo, itayo niyo ako. Kaya sabi ko ay, aaga na lang, hindi rin nakaaga. At ngayon ay, nag-decide kami na pumunta dito sa commitment. At andyan nga si Doktor, pinapainitan namin. Mahirap lang na ibaba siya dahil masikip ang sasakyan. Pero kung nataas-taas, pwede siyang ibaba sa wheelchair. Kaya itong commitment na ito ay very fruitful and successful. Dangan nga lang na iinat talaga ang natitira. Sabagay, tama yung remnant. Yung natitira, siguro wala pa tayo ngayon mga 50 or 70, pero ang pagpapala ng Panginoon ay lubos at lubos sa ating lahat. Okay, sana lahat tayo, pagka na dito, may picture taking na tayo. Okay, maraming salamat po, Doktora Evangelista. At mapapakinggan naman po natin ang ating retiree, si Nanay Vilma Dalida, kaklase po ng ating kaibigan, Pastor Michael Dalida, dating editor ng PPH. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na siya po'y napakabuti sa bawat niya sa atin. At kung saan, ngayong umaga ay natapos natin ang ating retreat dito na masaya.
At nawa ang ating mga napakinggan ay talagang tumimo sa ating mga puso at kaisipan sapagkat ito lamang ang tanging nating pag-asa sa buhay. Ang ating mga anak, ang aming mga anak ay malayo sa amin. Lalo man kami na mag-asawa lang na iwan. Pero may kasama din kaming mga mangyan. Kami nag-ampo ng mangyan. Pero pinapaaral namin yung isa. Tapos yung kumuha ng kasama sa tahanan namin yung isa. Kasi lang, medyo stress ako. Dahil hindi marunong na sa CR. Ay, talagang mahirapan ka magtingin. Dahil sila talaga kakaiba ang mangyan. Ay, talagang ako'y sabi nito kagabi. Ay, tingnan mo ang CR. Ay, naku, ay ako'y natutulog na. Sabi ko, ay ako'y ma-stress lang. Natulog muna ako. Pero hindi natuloy ako nakatulog. At doon sa, tuwan, sa bahay, talaga kahit ano yung gagawin mo, tuturuan mo talaga, mamaya nawawala din sa kanila. Kaya gusto ko, kasi kaya lang nag-aampun kami ng mga mangyan, gusto kong maturuan tungkol sa Panginoon. Mailapit ko sila sa Panginoon. Pero mahirap sa mga mangyan ay talagang hindi sila marunong. At ako rin naubos ang oras ko sa pagtuturo sa kanila. Ako rin ang gagawa. O ganito, ganyan ang gagawin natin. Mamaya-maya, wala na rin sa kanila. Tuturuan muli. At, pero maganda rin dahil naisip ko sana ay makaalam sila sa Panginoon. Yung isa kasi ay, ano may relihiyon nun? Back to Christ. Ay sabi ko sa kanya, mas higit na back to Christ ito dahil ito talaga ang tunay na panampalataya na galing sa Panginoon. Ay kahapon nga, di ba nag-retreat, kasama din namin si, ay devotional, kasama namin sila at sila din po ay nakikinig. Tapos noong sa umaga hanggang tanghali ay sumakit daw yung ulo ng isa at sila'y umuwi. Kaya sabi ko, paano kaya? Mahirap din talaga na akayin mo ang mga mangyan. Kaya mga kapatid ay ang mithiin kasi natin ay kahit anong klaseng tao ay maabot natin sila na madala sa Panginoon. Kaya yun aking mga burden sa aking puso. Mga kapitbahay namin, alam po nyo, napakahirap. Binigyan na namin sila ng panghanap buhay yung bicycle namin. Pero hindi nasunod din sa batas, hindi ginalagay ang gasolina ng aming bicycle. Kaya gusto ko rin sila na mailapit sa Panginoon. At sila, mga kapatid, ay pag Sabado, dinadala ko sila sa bahay para sila ay makinig ng Hope Channel. Pero paminsan ay ayaw makinig. Sabi kong ganyan, makinig kayo sapagkat ito ang pag-asa natin na magtagumpay ka sa buhay. Kaya mga kapatid, ang mithiin natin ngayon ay para ipaabot ang pabalita sa anumang klase ng mga tao sa mundong ito para sila ay madala sa Panginoon. At pagdating ng araw ay tayo po'y sama-sama na walang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Nanay Vilma, ang ina po ng kaklasiko, Pastor Michael Dalida. Okay, maririnig naman po natin ang response ng kabataan. Walang iba, ito po ay pinsang buo ng ating tagapagsalita, Charity Matira. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sunday po. At bilang representative po ng mga kabataan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng nag-involve dito po sa ating gawain. Maraming salamat po sa lahat ng nag-organize ng gawain ito, kina Pastor, kina Pastor Freddy, at sa lahat po ng nakisangkot. At masasabi ko po na itong gawain ito ay napakaganda dahil ito po yung time na kung saan sa kabila po ng napakaraming nating trabaho sa ating mga tahanan, ito po yung panahon na tayo ay makapagpapahinga, makapag-bonding sa ating mga pamilya. Sa mga kapatiran, hindi lamang sa pamilya natin, yung mga kaapelyado natin, kundi kapamilya natin sa Panginoon.
dito po natin makikita kung paano ba talaga ang mamuhay sa isang maliit na langit. Na kung saan, dito po ay natutunan natin kung ano-ano ang mga pamamaraan upang ang pamilya natin ay mas mapalapit ng husto sa Panginoon. At ang akin pong dalangin na sana po sa lahat ng mga nakarinig ng magandang pabalita ay ito po ay ating baunin pag-uwi sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Dahil ito pong ganitong mga pagtitipon ay wala pong halaga kung ang ating bawat napakinggan ay hindi natin isasabuhay. So para lamang po tayong nagwawalis sa isang nakabukas na electric fan. Lahat po ng effort nung nagsalita ay walang kabuluhan sapagkat hindi naman natin ito gagamitin. At sa mga kabataan naman po na naririto, ito po yung isang paghahanda para sa atin na kung tayo ay magkaroon na ng pamilya, na tayo ay magkaroon na ng mga anak, yung mga salita na ating napakinggan, nawa ito po ay ating ipamana o ituro sa ating mga anak nang sa ganun po, nang kapag sila ay lumaki na, ay maging responsable sila sa kanya-kanya din mga pamilya. At muli po, pinupuri ko ng lubos ang ating mahal na Panginoon sapagkat pinasya po niya at ipinagkalaw po niya na ang ganitong gawain ay mangyari dito sa Bungabong District. Maraming salamat po. Amen. Okay, maraming salamat po. Ma'am Charity Matira, yan po ay pinapahanapan sa akin ni Pastor na Pastor din. No? At yan po ay dalaga pa. Okay, para sa kahuli-hulihan, bago po tayo mag-picture taking, narito po ang isa sa masigasig nating elder mula noon, ngayon, hanggang second coming, Brother Boy Periol. Magandang araw po ng Sunday sa lahat, mga kapatid. Bagamat ako po ay hindi stay-in sa ating retreat na ito, ay nagpapasalamat ako sa pagkatatlong araw na ating kayo dito ay na-bless ang bounty sa atin, mga kapatid. Sana po ay hindi lang ngayon ang pagkakataon na madama natin ang lahat ng mga pagkakataon sapagkat ito ay hindi lang sa araw sa ngayon, kundi sa mga araw pa ng bukas, sana madama natin ang lahat ng biyaya ng Panginoon sa atin at ma-bless ang bounty sa atin hanggang tayo po ay naghihintay sa kanyang pangalawang pagdating. O papalain sana tayo, mga kapatid ng Panginoon. At sana po ay ang lahat ng mga kapatid, hindi lang sa Bungabong District, kundi sa Bungabong Church, ay sana po hindi na ito pagkakataon para lahat ay makadalo sa ganyan pagkakataon. Para po ang sa atin mabless at mabiyayaan ang lahat ng mga bagay-bagay na may kinakalaman sa pagpapasulong ng ating pamilya. At sana po ay tayo mabiyayaan hanggang matapos ang araw na ito at damhin natin ang pagpapala ng Panginoon na sana tayo ay magkaroon ng patuloy na paghayo sa ating mga komunidad para tayo ay makatulong at makapaghayag ng mga salita ng ating Panginoon sa lahat ng mundo, sa lahat ng kinabahan. Maraming salamat po at kauli-ulihan, Brother Nilo Royo, isa sa mga elder po ng Project 6 at retired teacher. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkat nagkaroon ng ganitong mga okasyon na ito ay makatutulong sa atin para yung ating pananampalataya ay lumakas. At maraming salamat din kay Pastor sa ating mga tagapagsalita na sana yung ating mga napakinggan ay sa tulong ng Panginoon ay ating maisakabuhayan. Tayo ay maging ehemplo sa ating mga kapaligiran. At sana ang patuloy na pamatubay ng Panginoon ang ating patuloy na karanasan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. At pinupuri po natin ang Panginoon bilang pastor po ng district na ito. At 7 buwan pa lamang tayong nagsasama-sama sa dakong ito. Ay hinihiling ko po sa Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, suportahan po ninyo ako, lalo higit po sa ating mga elders,
Naalala ko ang sinabi ng ating Panginoon noong ang ating Panginoon ay nangangaral at maraming mga tao sa kanyang pagtitipon halos hindi na siya makita. At merong pong nagpasabi, hinahanap ka ng iyong mga magulang, ng iyong mga kapatid at lalong higit ng iyong ina. At iniunat ng ating Panginoon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat ang sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Mga minamahal ko mga kapatid ng Bungabong District, kayong narito na remnant, mga nalabi na kumakatawan sa nalabing iglesia, ay sinasabi ng Biblia, kung gusto nating maging kapamilya o maging kapuso doon sa langit, ang requirements po, ganapin po natin ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama-sama natin sa oras na ito. At nawa po ang pagsama-sama natin ito ay isang larawan ng pagsama-sama natin doon sa langit na bayan na ang bawat isa sa atin doon ay magkakaroon ng malaking reunion. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong pagsama-sama sa dakong ito at ang pagsama-sama natin ito dito sa lupa ay ito po ay larawan ng pagsama-sama natin doon sa langit na bayan na ating minimiti, hinihintay ang ating Panginoon, miss na natin siya sapagkat malapit na siyang dumating sa ating kapanahonan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you po. Thank you sa mga kapatiran natin. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pastor Freddy. Okay, maraming salamat po. Yun ay nagpa-practice lang tayo dahil nakaharap tayo sa video. Kayo naman ay masyado ninyo kung pinipigilan. Dito tayo. Nagpa-practice pa lang ako. Alam mo, nandito yung Hope Channel, Doktora. Sinasamantala natin. Narito yung Hope Channel eh. Okay, dito po, mga kapatid. Okay. Dito po tayo. Ayan. Yung mga babae. Opo. Mga lalaki lang tayo. Dapat. Kasama natin si Sir Wilfred, yung guest natin ay dito sa... Unahan dyan ka, Doktora. Upo ka dyan, dahil priority natin, senior. No, lahat ng senior, priority natin. Brother Boy, senior. Okay, kasama po ang... Dito sa... Juan Pastor, kasama si Ma'am. Yan, sa gitna. Si Sir... Sir... Ha? Sir Wilfred, dito ka yung guest natin. Dito po. Okay, yung ating po mga kapatid na nandyan po sa labas ay sumama po dito sa picture taking. Lugi po kayo kasi hindi kayo mapapanood sa Hope Channel kapag wala po kayo dito, mga kapatid. Libre ito, minsan lang ito. Sayang, opportunity. Nanay Norma, garapyak. Nanay Norma. Okay. Joy, punta na dito. At si Nanay. Nanay ni Cha. Okay, narito po. Punta na po kayo dito, please. Okay, lahat. Wala po matitira. Lahat. Okay. Kasya po, kasya. Okay, habol pa. Okay. Mami, pupunta din tayo sa dagat. Gusto na maligo. Kasabi ka namin. Mag-asawa kayo. Ay, pastor, kahalin na dito. Kasi na dito. Kasi na dito.
dito. Sir, patag ko sa akin, sir, no? Jim, 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 yes. Home channel to eh. Oh, sir. Itag daw yan sa akin, sir. Sasabihin natin pa tayo. Si Pastor ang magsasabi. Sasabihin natin. Family. Family kasi naman, sir. Family. Kanta tayo, kanta. Ay, mahaba eh. Happy family. Building. Building. Ministry. Building. 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 Unaffected ministry to the end. Dapat magbibilang. Sabay-sabay. Family. 1, 2, 3. Building effective ministry to the end. Okay, 1, 2, 3. Building effective ministry to the end. Teka, meron isa pa. Building to the, ano? Building an effective ministry to the end. Yay! Yun! Building an effective. Building an effective ministry to the end. Yay! Pwede. Itatag ko na lang po kayo ni Pastor.